21 anyos na dalaga, nagwawala, nanlilisik ang mga mata, pati ugali ay bigla raw nag-iiba. Sakit sa isip o nilukuban nga ba ng kampo ng kadiliman ang kawawang dalaga na aming nakilala? Ang nakapanghihilakbot na eksena, eksklusibong aktwal na video, mapapanood ninyo dito sa pinaniniwalaang Sanib ng Tatlong Demonyo. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Lucas 8:2. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, dito sa maliit na barangay ng Santo Domingo, Lubao, Pampanga, lumaki at nagkaisip si Star Gonzales. Ang kanyang lolo at lola ang nagpalaki sa kanya at tumayong mga magulang. Malapit sa Diyos si Star, at ito ay palasimba mula pagkabata. Pero nagbago ang lahat noong 18 taong gulang siya dahil sa isang nakahihilakbot na karanasan. Star, ikwento mo nga kung paano nagsimula itong mga karanasan mo na nakakatakot. 5 p.m. po, may dadalaw na po sa akin na mga tatlong nilalang na wala naman pong muka. Nakikita mo sila? Nakikita ko po sila. Noong time pong yun, natatakot po ako. Yung nakatayo lang po sila, basta ganun lang po araw-araw yung ginagawa nila. Nagpaulit-ulit pa ang mga pangitain iyon ni Star sa loob ng 4 na buwan. Hanggang napansin ang unti-unting pagbabago ng kanyang ugali. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sa masa iyo. Ano ang nararamdaman mo kapag nakakarinig ka ng dasal? Kapag po naririnig ko yung sa simbahan, tinatakban ko po yung mga teng. Ako, ayoko pong nakakarinig. Pati mga santo sa kanilang altar sa bahay ay gusto niyang basagin at itapon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gustong-gusto makakita ni Star ng mga aksidente ng sasakyan. Pag po nakakakita ako ng aksidente, natutuwa po yung sarili ko. So ano ang sabi ng doktor? Wala ka namang sakit sa pag-iisip. Sa ibang bagay, normal ka naman. Sabi po ng doktor, wala naman daw pong findings na may masama sa akin. Uy! Linib kay Star, nakita na pala ng tatay niyang si Reden ang mga masasamang elementong nakapaligid sa kanya noong bata pa siya. Kung may kasama sila sa bahay, saan po talaga makikita mo eh? Talagang magugulat ka eh. Parang nakatira lang sila sa bahay po namin. Parang pamilya na. Sabi ko, magpapamilya to, magkasama. Bukas daw ang third eye ni Reden. Kaya madalas siyang makakita ng mga maligno at masasamang elemento. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, biglang may nagpakita sa kanya mula sa dilim. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Nakaputi siya sir, pero hindi siya talaga hindi dumidikit sa lupa. Sabi ko nakangat, pag nakita mo talaga, lilipat siya gano'n. Dahil sa lumalalang kondisyon ni Star, nabahala ang kanyang pamilya kaya lumapit na sila sa isang manggagamot.
Kilalang manggagamot si Apo Andiel sa Guagua, Pampanga. Ayon sa kanya, galing sa Puong Jesus Nazareno ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Ang Quiapo, lugar ng mistisismo at misteryo, matatagpuan ng mga panlaban sa mga masasamang elemento, kulam, pambabaran. Kung bakit ba dito rin nasumpungan ni Apo Andiel ang kanyang misyon sa buhay? Andiel. Oh, kilala niyo ako? Ikaw ang itinakda ng Panginoon para manggamot. Hindi pinansin ni Apo Andiel ang sinabi ng matandang lalaki hanggang makilala naman niya ang isang matandang babae. Ako nga ho, sino ho kayo? Ikaw, matagal ko nang hinahanap para magamot. Sabi niya sa akin, pumunta ka daw doon sa lugar, doon sa Pampanga. Marami na nangailan tulong mo. Hindi pa rin inalintana ni Apo Andiel ang sinabi sa kanya ng dalawang matanda hanggang mismong ang Puong Nazareno na raw ang nakipag-usap sa kanya sa isang panaginip. Nakikita ko lang sa kanya, maliwanag. Nakakasilaw siya pero hindi nakakapasok. Nangat niya lang yung kamay ko at hindi ako makatitig sa kanya. Binasbasan niya ako. Tapos pinapahanda na akong pumunta sa Pampanga. Yun na ang simula ng panggagamot ni Apo Andiel. Kumalat maging sa labas ng Pampanga ang kanyang husay sa pagpapagaling. Mga sakit ng katawan at mga sinasapian nilulunasan niya. Isang araw habang nanggagamot si Apo Andiel, biglang dumating si Star at agad niyang naramdaman ang masasamang espiritu na sumanib dito. Pero alam ko na mayroon kakaiba sa kanya. Ngayon, hinawakan ko na lang siya at tinanong ko kung sino ka. Bigla siya nagwala. Hindi mo kaya kalabanin dahil kilala na kita. Pinapalis kita dyan! Umalis ka! Ayon kay Apo Andiel, nagkagusto kay Star ang mga sumanib na demonyo sa kanya. May gusto ka sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko. May gusto ka? Oo! Gamit ang mga dasal, ay pinalayas umano ni Apo Andiel ang tatlong demonyo na sumanib kay Star. Masamang espiritu! Lumayas ka sa katawan ng tao ito! In Jesus' name! In Jesus' name! Tatakot kasi kakaiba siya, nanlilisik ang mga mata, pulang-pula. Tapos malakas siya, nananadya, nanginita. Sa hindi namin makontrol, madami kaming nag-awak-awak sa mga kamay niya, tatapa. Nung nakita mo yung video ng panggagamot sa'yo, para ka nawala sa sarili mo. Ano ang reaksyon mo nung makita mo yung video? Nagtaka din po ako bakit nangyari pala sa akin yun nang hindi ko naman po inaasahan. Gising! Sabi mo, in Jesus' name! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! In Jesus' name! In Jesus' name! Ako po si Ino! Nung araw ding yun ay napalayas umano ang mga demonyong sumanib kay Star. Amen! Amen! Sabi po ni Apo, tatlo daw po yung mga elementong yon. Tapos dun po sa may part daw po na iba yung lengguwahe ko. Lumalaban daw po ako sa kanya. Imperativi Deus, imperativi Majestas Christi. Ayon kay Father Mandresa, isang exorcist, ang pagsasanib ng mga demonyo sa isang tao ay tunay na nangyayari maging sa kasalukuyang panahon. It is from the person himself na siyang nagbukas ng pintuan para makapasok yung demonyo. Namumuhay ka ng may buhay kasalanan na kung saan hindi mo na nais na magbagong loob pa o magbalik loob. Isang bagay lang ang panlaban sa mga demonyo. Para maiwasan ito, unang-una,
mamumuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tumigil na ang pagpapakita ng mga demonyong sumanib kay Star. Pero para sa kanyang inang si Annalyn, hindi pa natatapos ang lahat. Para pong may taong pumapasok sa amin pero wala naman po. Imperativi Deus Filius, Imperativi Deus Spiritus Sanctus. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.